Balugod ko pong inaanyayahan ng lahat ng bigyan ng virtual na palakpakan si Ginang Lady May Alnahes, MA. Ayan, maraming salamat, Sir Nel. Naririnig na ba ako, Sir Nel? Naririnig po ng malinaw, ma'am. Maraming salamat sa introduction, Sir Nel. So, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa ating panayam bilang Siyam. Ngayon po ay ako na yung panghuling tagapagsalita para sa araw na ito. No? Inabot na tayo ng gabi. So, mag-screen share po muna ako. Ayan. So, para po dun sa mga kakalipat lamang, ano, ang sharing ito ay may temang pagtuturo at pagsasalin. So, muli, ako po si Ginang Lady May Gomez Alnahes mula sa University of Santo Tomas. Sa kasalukuyan po akong nagtuturo ng Filipino sa Pakultad ng Parmasya. Bukod sa aking paksa, inatasan ako na ibahagi ang aking thesis. Pagsasali ng tatlong maikling kwentong Koreano ni Kim Tong-ni bilang material na panturo para sa Baitang Siyam gamit ang teorya ng pagtutumbas ni Mona Baker. So sisikapin ko po no na hindi ito parang na hindi ito maging tulad ng ginawa kong presentasyon sa harap ng aking mga panelista. Okay po. Para mabilis lang po tayo, no, dahil binigyan lamang ako ng 40 minuto para talakayin ang aking papel, lilimitahan ko lamang sa 5 tanong na gusto kong bigyan ng tuon o focus. Yung mga tanong na aking sasagutin sa aking gagawin na presentasyon para rin alam ninyo kung ano yung inyong mga inaasahan o ano ba yung babanggitin ko hanggang sa huli ng aking pagtalakay. So una, yung tanong na bakit kailangang magsalin? Pangalawa, bakit mahalaga na matukoy ang aking target na mambabasa o para kanino yung aking salin? Pangatlo naman ay paano ko napili ang akdang aking isinalin? Ay, sorry, hindi ko pala na-screen share. Sir Nel, na-screen share ko na po ba? Hello ma'am, wala pa po yung PowerPoint. Ah, okay, sandali. Nakikita na po ma'am. Okay. Okay na, sir. So, yan. Masyado ako na-excite, no? So, yan. Yung nabanggit ko na kanina, una, bakit kailangan magsalin? Pangalawa, bakit mahalaga na matukoy ang aking target na mambabasa o para kanino ang salin? Pangatlo, paano ko napili ang akdang aking isinalin? Pang-apat, bakit ang teoryang pagtutumbas ni Mona Baker ang aking napili? So, may talakay at mga halimbawa ako mula sa aking pag-aaral. At ang panghuli, syempre, yung lagom o yung pinaka mga dapat tandaan o isaalang-alang kung ikaw ay magsasalin. Ito ay batay sa aking naging karanasan. So, unang tanong, no, bakit kailangang magsalin? So, yung tanong na bakit ako nagsalin? Syempre, unang-una, ito yung pangunahing dahilan talaga. Ito ay dahil, syempre, kinailangan ko magsalin dahil ito yung ginawa ko para sa aking thesis. No? Pero, maliban doon, nagsalin ako upang magkaroon ng ambag. Ambag na maaring magamit ng mga guro kasi yung aking isinalin, di ba, material para sa mga grade 9 students. So, pwede nila itong magamit. At saka, nakita ko rin kasi yung kakulangan. Paano ko nasabi na may kakulangan sa pagsasalin? Para sa inyong kaalaman, nung ginagawa ko itong aking thesis ay inumpisahan ko. So yung 2018, ito pa lang yung nakalap, ito pa lang yung mga available na mga tekstong Koreano. So kung meron mang nakikinig sa akin ngayon, nanonood na baka mag-guro ng grade 9 na meron na palang mga available sa ngayon na mga tekstong Koreano, yun po ay dahil ito ay nung 2018 ko pa nakuha. So yung mga nasa harapan ninyo ngayon, yung nakikita ninyo, hindi ko nababasahin.
patunay lamang na yung dun sa mga textbook na ginagamit nung dati kong paaralan na pinagtuturuan, syempre yun yung mga tinignan ko, kulang nga talaga, no? So tinala ko yung mga pamagat, genre, kulang na kulang. So sinubukan ko rin, tingnan pa rin sa internet naman, baka wala sa textbook, pero baka meron dun sa internet. May nakita ako, pero kaunti lang din naman. So, yun nga. So, tama ako na may kakulangan, may pangangailangan na magdagdag ng material para magamit ng mga grade 9 students. So, balik pa rin tayo sa tanong, bakit kailangan magsalin? Ito, napakaganda nung sinabi ni Victoria Ramos sa kanyang disertasyon na, ang tagumpay na mata mo ang isang mabuting salin ay laging nagsisimula sa pangangailangan kung bakit kailangan magsalin. So yun lagi yung una mong tatanungin sa iyong sarili pag nagsasalin ka, no? Bakit mo kailangang magsalin? Ito rin yung sinasabi ko sa mga estudyante ko sa parmasya. So bago ko ibigay yung kanilang CIP o Course Inquiry Project, sasabihin ko muna sa kanila. So kayo ay kailangan yung pumili ng teksto na may kaugnay sa inyong larang. So syempre pipiliin yan yung mga may kaugnay sa medisina, pangkalusugan. Laging napipili yung mga ukol sa paksa COVID-19, bakuna, halos lahat ay pangkalusugan. So, meron na silang napili na material nila. Ang sasabihin ko sa kanila, yan ay inyong isasalin sa huling bahagi ng ating kurso. Pero dapat malinaw sa inyo kung para saan ang inyong gagawin. Kung bakit kayo dapat magsalin. O hindi lang dahil sa ito ay pangangailangan, dahil kailangan yung ipasa. Kundi gusto kong makita ninyo yung halaga. Bakit nyo yan gagawin? So pinapasagot ko sa kanila yon, bakit nyo gagawin yan? So napakagaganda naman ng kanilang mga sagot, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, na nakikita natin kung gaano kahalaga yung papel ng pagsasalin, no? Gusto ko pa rin yung sinabi dito ni Victoria Ramos na mahalaga ang pagsasalin sapagkat nagagawang ibahagi sa ibang tao ang karunungan o karanasan na natagpuan sa ibang teksto, partikular iyong nasa ibang wika. Kasunod, yung pangalawang tanong, bakit mahalaga na matukoy ang aking target na mambabasa? Para kanino ang salin? So, para kanino ba ang salin na ito? Siyempre, para sa grade 9 students. Ano ang profile ng grade 9 students? Sila yung mga kabataan na ngayon na ang gusto lahat ay mabilisan. Kung pwede nga lang, lahat ay instant, di ba? Ayaw nila nang maproseso, ayaw nila nang matagal. Imbis na lektura, gusto nila panoodin na lang nila yan sa yung video o sa YouTube. Diba? So nabanggit na rin kanina ni Ma'am Jel na sila yung mga 21st century learners. So mahalaga na alam mo sino yung target na mambabasa mo. So ang hamon para sa akin ay, paano ko mapupukaw ang kanilang atensyon upang magbasa at upang tapusin nila ang pagbabasa? Kasi magkaibang bagay yun, no? Yung mapukaw mo yung interes nila at mapatapos mo sa kanila yung mahaba o ilang pahina ng maikling kwento na yon hanggang dulo. So nakita kong kalakasan ng aking napiling teksto ay, una, ito ay teksto mula sa Korea. So yun talaga yung pinili ko, Korea. Bakit? Kasi alam ko itong mga estudyanteng ito, mga kabataan na to, kundi man lahat, karamihan sa kanila ay talagang, alam niyo yon, interesado sila sa bansang Korea, K-pop, K-drama at lahat halos ng ukol sa Korea ay talagang tinatangkilik nila. Well, masasabi ko yun para sa nakararami kasi yun yung aking alam. So ito yung para sa akin, binigyan ko ng definisyon na dinarakila nila ito, no, at dinadambana. So nandun yung kanilang interes. May kaugnayan ang pagpili ng teksto at pagsasaalang-alang sa paggamit ng wika upang masolusyonan kung paano natin sila mapagbabasa. So, dahil alam ko na yung aking target audience, so alam ko na gusto nila instant. Alam ko na ayaw nila ng masyadong maraming balakid, na masyadong maraming salita na hindi nila nauunawaan. Kaya, ikinonsidera yun, no, sa pagsasalin. Hayaan nyo na ipakita ko ang ilan sa naging resulta ng evaluation mula lamang sa mga mag-aaral. Kasi pina-evaluate ko to sa kapwa ko guro sa ilang mga mag-aaral na
Koreano at sa mga mag-aaral. So yung naka-flash ngayon sa inyong screen ay resulta lamang, bahagi lamang ng resulta ng evaluation mula sa mga mag-aaral. May mga nabanggit dyan na kaya nila naunawaan yung teksto na yung aking salin ay dahil pumili lang ako, dahil maayos, ganun yung termino ha, kung paano nila isinulat yun, maayos o payak lamang ang mga salitang ginamit, hindi sobrang lalim. So gusto pala nila yun, no? Kahit na ito ay maikling kwento, gusto pa rin nila na simplihan lang yung mga paggamit ng salita para hindi sila parang na-off, na ayaw, parang umpisa pa lang ayaw na nilang basahin kasi ang dami namang mga salita na hindi nila nauunawaan. So, pero may nagbanggit rin sa kanila na, eto ha, yung nagkabaliktad daw ang pagkakasalin. May inisip ko, ba't nga kaya nasabi na nagkabaliktad yung salin? Kaya nila napansin yun kasi nung pina-evaluate ko sa kanila, nakikita nila yung original text, yung English version at saka Filipino version. So, kinukumpara nila yan. So, bakit siya sinabing nagkabaliktad? Ah, okay. Yung sinasabi nilang baliktad ang ayos ay isang paraan ng pagsasalin na hanggat maaari ay dapat na makita ang elemento ng pagiging natural. Yung karaniwang ayos para sa atin, di ba? Yung walang paggamit ng ay. Diba? Hindi kasi sa atin, hindi natural para sa atin, lalo na sa dialogo, yung nakikipag-usap ka, tapos gumagamit ka ng ay. Natural para sa atin, lalo na pag nakikipag-usap ka, ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. Yun ang tunog natural, lalo na kung ito ay bahagi ng dialogo. Diba? Kasi ito nga ay maikling kwento. Tumungo na tayo sa pangatlong tanong. Medyo mabilis lang kasi yung pinakamit ng aking discussion ay nasa question number 4. So number 3, paano ko napili ang akdang aking isinalin? So nabanggit nga ito ni Sir Mark Angeles, no, sa naunang salintasan. Dapat meron kang natural affinity o yung natural na pagkagusto mo doon sa teksto. Yun din yung binabanggit ko sa mga estudyante ko sa Parmasya. Pag pumili kayo ng tekstong inyong isasalin dahil may kalayaan naman kayo na pumili, syempre piliin niyo yung nasa yung paksa na nasa inyong larang. Gaya nga ng nabanggit ko, yung mga ukol sa kalusugan, mga tekstong medikal ang kanilang pinipili dahil yun yung kanilang interest, di ba? Para hindi naman parang parusa ito sa'yo na parang may task tayo, isalin daw natin ito. Kasi ang pagsasalin para rin yung pagtatrabaho eh. Diba? Na sabi nga, pumili ka ng trabaho na gusto mo talaga. Na parang kahit na ginagawa mo yun, dahil gusto mo yun, na ini-enjoy mo lang, binabayaran ka pa dahil sa isang bagay na ginagawa mo ng buong puso at dahil gusto mo nga. Diba? Ganun din sa pagsasali. Para hindi siya parang trabaho. Para hindi siya parang task. Nagsasalin ka kasi interesado kang malaman kung isasalin ito sa wikang Filipino, ito ang magiging version naman namin. Diba? So may natural affinity ka dapat doon. Ano yung natural affinity ko doon sa teksto? Siyempre, bago ko natapos yung aking thesis, matagal ako nagturo sa Lourdes School, Quezon City, ng junior high. So grade 9, grade 10, parang halos doon lang ako naglalaro, doon lagi ako na-assign. So syempre, gustong-gusto ko yan, ano, sa grade 9 parte ng curriculum, yung iba't ibang tekstong Asyano. So gusto ko yon, interesado ako doon. Pangalawa, Korea. Syempre aminin ko na lalo na ngayon pandemic na, pero bago pa man nahihilig na ako sa mga K-drama. Sino bang hindi natutuwa? Series kailan ko na lang inumpisahan nung nagkaroon na ng oras, pero tuwa ako dun sa mga pelikula ng Koreano. Na 'di ba, napupukaw naman talaga ang ating interest pagdating sa mga pinoproduce nila na pelikula. Sunod, bigyan ko lang kayo ng ideya ukol sa ilang impormasyon ukol sa tatlong akdang aking sinalin. So ano ba yung mga napili kong akda? Pakilala ko muna sa inyo sino ba yung aking napiling may akda. Siya si Kim Tong-ni o Dong-ni. Sa Korea kasi ganun eh, nagpapalitan yung, may mga titik na nagpapalitan. So kahit na
pangalang Pantangi ito, nagpapalitan pa rin. Kim Tongni or Kim Dongni, kung i-google nyo siya, yan yung maari nyong hanapin. Ang nagsalin naman ay si An Jung-yo. Lalaki sila pareho. Koreano sila pareho. So babanggitin ko na ano yung mga pamagat nung aking tatlong maikling kwentong isinalin. So isa yung Magpie's Cry, Sunod the Three Sons, at yung The Rock. Yung mga nabanggit ko na yon ay nakasentro sa sinasabing modernong panitikan. Hindi nalalayo ito sa kultura at konteksto ng mga Pilipino dahil sa ipipresenta ko, papakita ko sa inyo yung mga issue may kaugnay sa kultura o may kaugnay sa isyong panlipunan. Tignan nyo po yung mga naka-flash sa screen. Parang mga issue din sa atin. So, nung binasa ko at pinagpilian ko yan, sabi ko gusto ko to kasi kahit na akdang Koreano siya, parang makakaugnay o makaka-relate yung mga ikaw bilang mambabasa, ikaw bilang nagasalin, at saka yung babasa ng iyong teksto. Kasi tingnan nyo yung mga paksa o issue. Siyempre, mga sula rin ng pampamilya. Kaugnay ng paniniwalang panrelihiyon. B, C, pagtingin at pagtrato sa mga nasa laylayan at mga gilid ng lipunan. So parang laylayan at gilid ng lipunan, meron din pala nun sa Korea, no? Kahirapan ng buhay talaga, kasi meron tayong perception na ang Korea ay bansang mayaman. Pero sa pagbabasa ng maikling kwentong ito, ay may papakita sa inyo yung kabilang mukha ng buhay, na yung hindi natin nakikita o hindi natin natututunan sa pamamagitan lamang ng panonood ng mga Korean drama. So meron din sa mga docu, o mapapanood natin yan. Kung sino yung mga tinutukoy na mga nasa laylayan, sino yung mga mahihirap sa bansang Korea, paano sila naging mahirap, mayamang bansa ang Korea. Letter B, di makatwirang pagpapabilanggo dahil sa pagtangging magsundalo dahil sa udyok ng budhi. At letter C, ang mababang pagtingin sa kababaihan. So muli, babanggitin ko lang bagay na hindi nalalayo sa kultura ng mga Pilipino. Number 4 na po tayo. So eto na, gaya ng binanggit ko, nandito po yung pinakamit ng aking discussion, no? So bakit ang teoryang pagtutumbas ni Mona Baker ang aking napili? So bakit nga ba? Nabanggit ni Sir Mark Angeles sa nakaraang ni Sir Mark at ni Sir Alvin Ringo Reyes sa nakaraang salintasa, no? Na feature pa nga yan sa Varsitarian ng UST. Sabi nila, ikonsidera ang kultura sa pagsasalin. So yung kultura talaga yung ikinonsidera ko bago ko isalin o bago ko piliin yung teorya ni Mona Baker. Ang aking naging pangamba nung iniisip ko yun, 'di ba, Korea. Ang aking naging pangamba, paano ko tutumbasan mga pagkain talaga yung naisip ko, no? Paano ko tutumbasan ang mga salitang halimbawa, kimchi, samgyupsal, tteokbokki. Siyempre, ilan lang yan, pero ang dami nyo nang pwedeng maging mabigay na halimbawa, no? Ngunit, hindi tulad ng aking inaasahan, wala akong ganong nakitang mga salitang kultural na nakakailanganing i-apply ang panuntunan na hindi na ito dapat tumbasan o baybayin sa Filipino. Matapos kong masuri ang tatlong maikling kwentong aking isasalin, para akong nabunutan ng tinik na hindi lumabas yung mga ganong salita, na hindi ko siya naging problema. Ngunit sa usaping kultural, hindi lamang naman ito natatapos sa mga termino o salita na dapat talagang pag-isipan kung paano tutumbasan, kundi pati na rin ang ilang mga bagay na saklaw ng kultura. So sa kategoryang kultural na dapat isaalang-alang na tagasalin, ito, no, sa katunayan, ayon kay Batnag at Petras, maliban sa pagkain, may ilang pang mga bagay na dapat isaalang-alang sa kategoryang kultural, hindi lamang sa mga termino. So ano-ano yung mga yon? Maliban sa pagkain, kilos, gawi at ekspresyon, kaugalian, kasuotan, kostumbre at tradisyon,
paniniwala, heograpiya at kalikasan. So yun daw po yung mga bagay na dapat ikonsidera. So bago pa lamang kasi ako nag-umpisang magbasa ng mga teksto, ay nagsaliksik na ako ng mga, parang di ba sa atin, alam natin na kung pagsasalin yan, maraming mga salita sa Filipino na mahirap tumbasan sa Ingles. Hindi niya mahahagip yung pinaka gusto nating sabihin. Halimbawa, yung bayanihan, paano natin isasalin yun? Yung gigil, yung kilig, etc., etc. Marami tayo niyan, ang haba ng listahan natin. Iniisip ko dun sa tekstong Koreano, paano pag naka-encounter ako ng mga ganong mga salita na hindi ko nga nakita. Mamaya, no, meron akong parang konklusyon kung bakit hindi ko nakita yung mga ganong termino. Gayong tekstong Koreano itong isinalin ko. Nag-isip na ako nung, nag-research na ako nung mga salita na pwedeng walang katumbas sa Filipino kasi nakaugat to, nakadikit sa kultura nila. At ito yung mga ilang pinili ko na, magbabanggit lang ako ng dalawa para lang naman maitawid yung aking, o maipaunawa yung aking pinupunto. Halimbawa sa Korea, meron silang tinatawag na Yomchina. Hindi ko alam kung tama yung aking pagbaybay, no? Kung napanood niyo yung Sky Castle, alam niyo na yung salitang competition, pressure, di ba? Yan talaga yun eh. Yung mga nanay na yan na nakikita niyo sa larawan, sila yung masasabi natin, talagang pinipressure nila yung kanilang mga anak para, tawag dito, maabot yung standard. So, meron term sa Korea na Yomchina. Korean mothers are stereotypically competitive and sometimes compare their children to their children's, to their friends' children. Yomchina simply means the son of a friend of your mom. Yomchina used to describe someone better or more talented than you are. Tapos meron parang sa kasalukuyang panahon yan. However, today this word means something much different. Yomchina describes a type of guy who came from a decent family, never caused any troubles, he went to a good school, and now has a successful career. So, paano ko na-encounter ko yung word na yun dun sa itatranslate ko? Pero salamat nga kasi hindi. So, isa na lang, no, last na lang na sample, na para lang mapatunayan ko na may mga salita na ina-expect natin na ma-encounter natin, pero hindi siya lumabas. Yung nunchi. Yung nunchi, this term defines the art of being in touch with other people's feelings, ideas, and emotions to engage and respond to a situation correctly. Anyone who has strong nunchi can read the body language or voice tone of other people to understand their true feelings. A person who has this skill is nunchiga baluda, kung tama man ang aking bigkas. So pwedeng kung napanood nyo yung Crash Landing on You, no? This is seri. Pwedeng masabi natin na meron siya nung tinatawag na nunchi na yan kasi sa yung ending nakuha niya yung loob ng mga North Korean women, 'di ba? Nabasa niya kung ano yung kailangan, ano yung gusto ng mga to. At doon din sa huli yung mga lalaki naman, ano, yung mga kasamahan, yung mga sundalo kahit na nung una eh hindi lahat siya gusto. Ang ending dahil dun sa nunchi na yon malamang, 'di ba? Napalapit rin sa kanya at nagustuhan niya siya, 'di ba? So, ano yung aking mga pinagpili ang teorya bago yung kay Mona Baker? Sa mga nagtuturo ng pagsasalin, ano, yung teoryang domestication foreignization, alam niya nila. Alam niyo yan, yung ni Lawrence Venuti. Tinuturo namin to sa Filipino 2, panimulang pagsasalin, na kung saan ay kailangan mong magdesisyon bilang manunulat. Gaya ng nabanggit ni Ginoong Reyes dun sa salintasan, pagdedesisyonan mo yan eh. Diba? Kung paano mo ito tutumbasan. Nasa desisyon ng tagasalin ang pagtutumbas. So halimbawa, pipiliin mo ba ang foreignization? Gusto mo ba na habang binabasa ng target mo, na target na mambabasa, ay parang dinadala mo sila doon sa pinangyarihang lugar ng simula ang teksto. O pipiliin mo ang domestication para mailapit sa target na mambabasa ang iyong isinaling akda.
Madali nilang maunawaan dahil may skema o datihang kaalaman o konsepto nito at hindi na ito dadagdag pa sa mga bagay na nakakahadlang sa pagkaunawa ng teksto. Pagpapabilis, di ba? Natutumbasan mo ba ng seja ang bilang kamahalan o kaya naman ng opa bilang kuya? O maiiba yung feel kapag ginawa mo yon, pag ginawa mo, yun ang domestication. Kaya naman, pananatilihin mo ba ang paggamit ng mga kultural na termino upang maipalasap sa atin o maibigay ang pakiramdam, halimbawa, hanbok, samgyupsal, opa, tteokbokki, kimchi, etc. So, halimbawa, yung nasa harap ninyo ngayon ay mga halimbawang pagkain na nabanggit sa Tuesdays with Maury ni Mitch Albom, no? So, vermicelli at baklava. So, naisip ko magandang ano to, sample to. Kung isasalin mo ang Tuesdays with Maury, so paano mo tutumbasan ng vermicelli? Pag ginugan mo yung vermicelli, ay itsurang pansit. So gagamitin ko ba domestication pansit? O kaya yung baklava, ano itsura ng baklava? Ay parang empanada. So madali nilang maintindihan. Empanada na lang ba ang gagamitin ko? O dun ka sa foreignization para panatilihin mo yung vermicelli, baklava, 'di ba? O kaya isa pang iba pang paraan. Ito naman nakakatawa, hindi natin ito syempre option ano. Vermicelli, iba ang baybay, sasalin mo, gagamitin mo ang baybay Filipino o baklava. Parang naiba naman ang kahulugan. Parang iba naman, parang hindi na siya masarap kainin, 'di ba? 'Yun nga yung sinasabi sa panuntunan sa pagtutumbas. Pag naiba na yung ideya, binaybay mo sa Filipino pero hindi na ganoon yung tunog, huwag mo nang pangahasin na isalin pa, 'di ba? Isa pa, last na lang na pinagpilian ko. Ito, sabi ko, teoryang scopus kaya. Kasi parang andali lang eh. Kasi ang ibig sabihin ng scopus ay purpose. Gustong-gusto ko yung teoryang scopus kasi ginajustify ng scopus yung pagsasalin mo. Kasi as long as malinaw kung ano yung layunin mo o yung purpose mo ng pagsasalin, parang okay lang na ganun mo siya isinalin. No? Halimbawa, ito yung sample namin lagi sa UST, sa college. No? Yung jaywalking na yan, classic yan. Paano yan isasalin? So, bawal tumawid, gamitin ng overpass. Alam natin yan, classic example yan, na iba-iba na yung salin. Hindi iniintindihan, hindi nila iniintindi, hindi sila natatakot, nilagyan na pinalitan, bawal tumawid, nakamamatay. Hindi pa rin sila natakot, marami pa rin tumatawid. Pinalitan, bawal tumawid dito, may namatay na dito. Diba? Kailangan ng ano eh, kailangan ng patunay na may mangyayari sa'yo kapag tumawid ka dyan. Anong purpose? Manakot. Manakot, takutin ka yung nagbabasa nun para sumunod. Yun yung purpose mo. Tingnan natin yung mga nakakatawang version na kuha ko sa internet. Sabi, bawal tumawid, sige, mamatay ka sana. Syempre, gawa-gawa na lang yan. Tapos kung hindi madadaan sa ganong mga ano, pahiwat, mga ganong babala, baka naman, try lang natin, syundi pwede, kumembot ditay, nakaka-chok-chok. Diba? So baka, ito mas maintindihan nila, ito mas sumunod sila. Pero syempre, patawa lang yan ng mga gumagawa ng, ano tawag ito, ng mga ganyang klaseng ano, post. Next, nakisali na si St. Peter. Sabi ni St. Peter, see you soon. At alam mo naman ang mensahe. So yun ang scopus ni Hans Vermeer, no? Depende sa layunin kung bakit ka magsasalin. Gina-justify nun kung bakit yun, ganun ang paraan mo ng pagsasalin dahil sa iyong layunin. So X na si domestication. Di naman ito gaanong loaded sa cultural terms. X na rin si scopus dahil ito ay maikling kwento. So mamaya tutukuyin ko bakit ano ngayon kung maikling kwento ito. So limang antas ng pagtutumbas, punta na tayo sa limang antas ng pagtutumbas ni Mona Baker. So madali lang talagang unawain para sa mga nakikinig na gustong sumubok ng pagsasalin at parang sa tingin nila ay isang napakahirap na gawain. Maaari kayong mamili ng mga teorya na inyong gagamitin sa pagsasalin at sana itong ipinapakita ko ngayon ay makatulong din ano, na masama sa pagpipilian ninyo. So, limang paraan ng pagtutumbas ni Mona Baker. Una, tumbas salita. Tumbas kolokasyon, tumbas pragmatics, tumbas tekstual, tumbas gramatikal. Okay, so last 10 minutes po. Patapos na rin naman na. So, tumbas salita. Ito yung tinatandaan ko sa tumbas salita. Number one, rewrite. Muling isulat
bitter melon ang palaya. Ano ibig sabihin yung sample na yan? Sa tumbas salita, tinatandaan ko na ito yung, ito nung college yung, nung pinag-aralan namin, yung pagsasaling wika, ang natatandaan ko yung salita sa salita, diwa sa diwa. So ito yung pinakaswak na ano, tumbas salita, pero hindi laging isang salita tutumbasan ng isa pang salita. Pwede rin naman minsan dalawang salita tutumbasan siya ng isang salita, o kaya isang salita matutumbasan siya ng dalawang salita, kasi hindi kaya na pagpantayin yung bilang ng salita para maipahiwatig yung gustong sabihin. So halimbawa, denotasyon, basic yan. Alam nating mga Filipino teacher yan, o yung mga mag-aaral dito na yung mga Filipino major dyan. Alam natin yung denotasyon, kahulugan yung denotasyon, dictionary meaning. So ang bato o the rock, woman, babae, bridge, tulay, fire, et cetera, et cetera. Alam natin yan, yan ang denotasyon, kahulugan. B, pagtutumbas ng dalawang salita na nagpapahayag ng isang kahulugan na siyang tinumbasan ng isang salita. Ito yung sinasabi ko. Minsan may mga salita tayo na dalawang salita pero tutumbasan mo ng isang salita. Kasi meron naman tayong term para doon. Youngest son para sa atin, bunso yun, di ba? Daughter-in-law, manugang yun. Eldest son, panganay, mother-in-law, bienan. Pinasa kanan naman, yung kunyari ay roll the folded blanket, meron tayong isang salita doon, inilatag. Yung C naman, baliktad. Isang salita, pero para mapahayag natin yung kahulugan, itinutumbasan natin ng maraming salita para matumbok talaga. Limbawa, sons, mga anak na lalaki. Murderer, mamamatay tao. So, hindi ko na kukumpletuhin kasi kulang na rin tayo sa oras. So next, yung letter D, mga salitang tinutumbasan ng mga salitang kultural sa Pilipinas na kung kaya ginamit upang mas maging malapit sa mga mambabasang mag-aral upang madali silang makaugnay. So sa simula ang wika, yung rice cake nila, tinumbasan ko ng kakanin. Pinagdesisyonan ko na kakanin na lang ito. Noodles, tinumbasan ko ng pansit. Magpie, tinumbasan ko ng wow. Meron akong note dyan na nahanap ko, may mga term pala sila sa Korean na na hindi ko nakita. So siguro yung original nila, ang rice cake nila sa Korean ay tteok, ang noodles ay myeon, ang magpie ay kachi. Pero hindi ko na nakita yon. Wala na yon dun sa aking binasa na relay translation. Hindi ko pala nabanggit mo. Siyempre, relay translation ito. Sinalin na ito mula sa tekstong Korean papuntang English. Yung English ang aking isinalin. Letter E, mga salita sa English na hindi natin nangkang palitan pa sapagkat ito ay walang katumba sa Filipino at tanggap na ito ng mga mambabasa. Pag nakita natin yung salitang bookstore, as is na natin yon. Subtitle as is. Straw na rin tayo, etc., etc. Pero alam nyo ba na yung nasa red na nakikita nyo, i-research ko yan, meron pala silang mga termino ng ano, ng pang-Korean. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na siya nakita dun sa aking tekstong binasa. Number 2, tumbas ko kolokasyon, pamimili ng salitang pinakaangkop batay sa pagkakagamit ng teksto. Ito gusto ko itong kolokasyon kasi pwede kang mamili kung ano yung gagamitin mong salita. Pero pag sinabi rin kasi kolokasyon, hindi lamang yung iisang salita, yung kunyari heavy, hindi agad dapat maisip mong mabigat. Depende pa rin sa gamit. Pwedeng pag heavy rain, malakas na ulan, heavy load, mabigat na suliranin, di ba? Kaya pwede rin naman talagang literal na mabigat na dalahin. Pero hindi laging iisa yung kahulugan niyan. Contextual pa rin yung magbabanggit na lang ako ng isa. Halimbawa, yung drinks too much. Bago ko tinumbasan ng lasengo, alam ko na maraming options tulad ng manginginom, sobra kong uminom, lasinggero, o palainom. Alin man doon, kolokasyon ang tawag doon. So ihilera mo, ano para sa'yo yung gagamitin mo? At yun na yung gamitin mo. Kung mababanggit pa siya sa susunod, gamitin mo ulit. Consistency po yun. Yun yung tinitingnan rin sa pagsasaling wika. Next, ito yung nakuha ko kay Simplicio Bisa dun sa kanyang disertasyon, no. Sabi niya, nung sinalin ko to, ano bang sasalin ko dun sa siya? Kasi si Simplicio Bisa dun sa kanyang disertasyon, meron siyang ano din, mahabang talakay dun sa shock na ano, tekstong Cubano yun eh, yung sinalin niya. Sa alang-alang daw na mahagip ang dama, ang tunog, ang lasa, at ang atmosperang nalika sa orihinal upang mapanatili ang kagandahan sa akda. So, ako, sa akin, sinalin ko lang siya bilang dampa. Tapos, ginamit ko na siya lagi ng lagi, palagi
bilang pagtugon sa consistency. So ito naman nakuha ko doon sa evaluation ng mga teacher, ng mga kapwa ko guro. Sabi, sana kapag yung cry, kasi the cry of the magpie, lagi doon sa buong kwento, ang dami nung pag-iyak, nung ano. Sabi, pwede daw iba-ibahin. Pwedeng, depende sa eksena, pwedeng pag-iyak, paghuni, pag-iingay. So nung naisip ko, nga na tama, maganda yung kanyang suggestion mula doon sa evaluation. Ito naman, bakit magpay ang bakit uwak ang aking sinalin, no? Alam naman natin sa Pilipino, sa Pilipinas kung ano yung pinahihiwating ng uwak, 'di ba? Parang may mga pangamba, may premonition. Nung ni-research ko yung magpay o kachi, ganun din. Tinignan ko yung ano mensahe. 5 minutes. Okay. Okay, sir. So, in Korea, so yung magpie ay, ayan nga. So, sa meron pa, no? Sa Korea daw, pag natatanggalan sila ng ngipin, no? Tinatapon nila sa, ay, ang, yung magpie yung tinatawag nila para magpalit ng ngipin. Sa Amerika, na depende nga sa kultura, yung tooth fairy yon. Sa atin, ewan ko kung naabutan nyo pa, ewan ko, tinuro lang sa akin nung aking kalaro. Sabi niya, nung natanggalan ako ng ngipin, tatapon daw yung sa bubong. Sabi mo daw na, daga-daga, palitan mo ngipin ko. Yung maganda. May ganun pa, may kala mo naman nakakaintindi yung daga. Pero may mga ganun kabataan na kabataang Pilipino na yun yung nakasanayan nila kung panag-uusapan lang ang kultura. So next, tumbas pragmatics na tayo, no? Sa pragmatics, yun laging tanong, para kanino ba ang isasalin? So para dun sa iyong mga target na mambabasa. Isang halimbawa lang, dun sa aking original na teksto, may dialogue dun, "Damn it, you bitch, tormenting me like this." Imbis na banggitin ko yung ganung masakit na salita, pinalitan ko siya ng walang hiya. Kasi kahit papano, katanggap-tanggap ito. Diba? Tsaka isa sa alang-alang mo, sino ba yung iyong target audience? Grade 9 lang yan. So kahit papano, ingat pa rin sa pagsasalita. Textual naman ay, pag sinabi kasing tumbas textual, kung ito ay maikling kwento, dapat isalin mo ito bilang maikling kwento. Yung paggamit ng klino, 'di ba dapat ay sa pamamagitan ng mga salita na papagana ang iyong imahinasyon. So ganun din dapat. So kung paanong napagana nung binasa mo yung sa original na teksto sa Ingles. Kung paano nito napagana ang iyong imahinasyon. Gamit ang ganung wika, dapat matumbasan mo rin 'yon, matapatan mo rin ng ganun 'yon. So kung anong tawag dito, kung gumamit siya ng klino, sundin mo rin yun para may pakaramdam yung sidhi ng damdamin. So ilan lamang ito sa mga halimbawa ng paggamit ng klino. Estilo din ang pinag-uusapan pagtumbas tekstual. Sabi nga pagtumbas tekstual dapat daw, kung isa sa alang-alang mo dito, anong klaseng teksto ang iyong isinasalin? Kung ito ay panalangin, dapat isalin mo rin sa paraan na pag binasa ko yung salin na yon, talagang panalangin yon, talagang magninilay ka, talagang akmang-akma yung paggamit ng mga salita. Kung ito ay talumpati, ganun din. Kung ito ay maikling kwento, lalo pa, mapanatili at hindi lumayo dun sa kalikasan kung ano dapat yung inaasahan sa maikling kwento. Last na po, tumbas grammatical. So sa grammatical naman, ito yung ang pinaka dalawa lang, ano. Alam natin na ang wikang Filipino ay mayaman sa paglalapi. Okay? So yung sa atin minsan nanggagawa natin na kunyari it's raining, nagagawa nating umuulan sa pamamagitan lamang ng paglalapi. Hindi na natin kailangan damihan pa yung mga salita para matumbok yung gustong sabihin. So isa 'yon, paglalapi. Pangalawa, pag sa tumbas grammatical din, lagi ito yung matrabahong bahagi. Yung mula sa di karaniwang ayos kasi subject plus predicate, laging ganun sa Ingles. Sasalin ko muna yon, tapos titingnan ko ulit, babalikan ko, ganito ba yung natural na pagsalin sa Pilipino? Hindi. So ulitin ko siya, isasalin ko muli hanggang maging pulido. So sa pangkalahatan, ito yung aking parang pinaka masasabi tungkol sa bawat antas ng pagtutumbas na aking ginamit. Pinakamarami talaga, no? So dun sa kanang bahagi yung anong klase ng antas ng pagtutumbas yan,
ang daming beses lumalabas, tumbas salita. Pinakamarami sa lahat. Pangalawa, ang tumbas pragmatics na ginamit kong paraan. Yung kolokasyon, ang komento ko dyan, ito yung nagpagaang sa akin ng trabaho kasi may pamimilian ako, may kalayaan ako na pagdidesisyonan ko ito. Yung tumbas textual, mangilan-ngilan lang ito. Kasi kailangan, pag nakita mo yung salitang yun, ay dapat, grabe na yung pagkakataon na yun na gamitin mo ang lahat ng mga kaya mo para ma-highlight ba, kumbaga mapakita mo na ito yung paggamit ng wika nito, ang ganda ng wika nito. Parehong pakiramdam nung ginamit sa Ingles, parehong pakiramdam pa rin nung isinalin sa Filipino. At yun nga yung grammatical, pinakamahirap at matrabaho dahil isasalin ko ulit yung isinalin ko na para magtunog natural. So bilang paglalagom, una, malaking tulong ang pagpapa-evaluate ng alinmang salin at ang pagsasagawa ng ilang proseso o pagpapakinis ng alinmang salin. Pangalawa, malaking tulong din ang prosesong pagbabasa muna, pagtatala at pagtutumbas ng mga mahihirap na salita, muling pagbabasa at pagbabasa ng malakas bago isagawa ang pagsasalin. At panghuli, ang ginamit na limang paraan ng pagtutumbas ni Mona Baker ay mas magiging epektibo kung alam mo rin gamitin o i-apply ang iba pang teorya ng teorya sa pagsasalin. So, bilang pagtatapos, ang tagapagsalin ay naniniwala na walang tumbasang perpekto o angkop na angkop kahit pa anong estilo, estratehiya ang gamitin mo. So, ito yung pampalakas ng loob. Nakuha ko to mula sa aking mentor, sa aking thesis advisor na si Dr. Rocky Season Buba ng De La Salle University, mula sa kanyang disertasyon. No, kinuha ko to at talagang ginawa ko tong inspirasyon, bahagi to ng aking thesis, ginawa ko tong inspirasyon, pampalakas ng loob. Hindi magagawa ng kahit na sino ang pinakamatyaga, pinakamalikhain at pinakamahusay na tagasalin ang ganap na pagsasalin. Sapagkat bawat wika ay may angking kalakasan at kahinaan. At idagdag mo pa ito, yung kanyang sinabi bilang ang tawag dito, hamon, mula pa rin sa aking mentor na si Dr. Rocky Season Buban. Bilang pagtatapos ay hayaan ninyong bigkasin ko ang pahayag ng aking thesis advisor. Isunod niya sa artikulong Malay Journal. Ngayon ang panahon ng pagsasalin. Ngayon ang panahon upang lumahok sa iba't ibang gawain. Pagsasalin, tektingkalman o pampanitikan. Siyempre ito ay sinulat niya noong 2014 pa, pero gagamitin kong muli dahil nakikita ko yung kahalagahan sa panahon ngayon. Last na lang po. Ang pananalitang ito ay nagsilbing hamon sa mananaliksik upang ipagpatuloy ang pagsasalin ng tatamaing kwentong Koreano. Sa panahon ng pandemya at medyo pinaslomo ang mga buhay natin para sa ibang guro, maaring nakaramdam na naging magaang, maraming nakaramdam na medyo magaang ang load, di ba? Para sa mga sumasang-ayon, ito ang panahon upang mapagtuunan naman natin ng pansin ng ibang bagay o kaya naman ay gumawa ng iba namang gawain, di ba? Sumubok ng ibang gawain tulad ng pagsasalin. Lalo pa ngayon na panahon ng pandemya ay nabigyan ng puwang o nabigyan ng tuon ang kahalagahan ng pagsasalin. Pansinin niyo po na karamihan sa mga advisory ng DOH ay nakasalin na sa Filipino. Lalo na sa ganitong panahon na ang lahat ng tao saan mang panig ng mundo ay may karapatang makabatid ng mga impormasyon ukol sa pandemya gamit ang wikang kanilang nauunawaan. So yun lamang po ang aking nais ibahagi. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat.